paano talaga ito nagsimula, ma'am, yung... Pagka, sino po pa nagsabi kay Mayor Digong na, uy, pwede ka pala maging presidente? Actually, ma'am, nung pa, siguro, OFW ko, start 2000. So, nakita na ko ang kaibahan sa Pilipinas, kung magtukaglaing country, uli kag Pilipinas, lalo na sa Manila. Makaanak ka ba? Unsa man, oy. Bakit di nila natulungan yung ano ba yung mga tao sa ano? Eh, bakit wala sa, hindi ganun sa daba, wala kang nakita. So, bilang ano ba ang magagawa ko? Sinong una, ma'am, nagsabi, Mayor Digong, tulungan mo naman kami. Tumakbo ka para sa amin. Paano nagkaroon ng idea na gano'n? Hindi, ma'am. Sa akin, wala pa lang akong narinig. Nandito na yan. So, iniisip ko, kasi na-compare ko sa Davao. Bakit ang ganda ng Davao? Ganit, bakit ganito? Bakit hindi na lang buong Pilipinas? Diba? So, nung narinig ko na si FBI, ano ba? FBR? Diba? Nung last 2014 ata nang pumunta daw dito, kasi ano. Tapos, nung time na yon, nandun ako sa Cavite. Tapos, in-invite ko sila Mayor Sagon. Sabi ko, kung pwede, samahan ninyo ako doon sa uwi tayo ng Davao. Samahan natin, samahan ko ninyo para anuhin natin si Mayor. Kumbinsihin. So, nagpa-schedule ako kay Sir Bong. Sabi ni Mayor Sagon, sige, kung ano, kung makapag-schedule ka doon, pupun... 2015, month of February. Okay, tapos ko. Tapos... When you get there, nag-usap kayo. Opo, opo. Kausap niyo si Mayor. Umuwi talaga kami dito. Okay. Kasama ko yung buong Tuesday Club. Dito kami, first time naming nag-usap. Pagkakita nyo kay Mayor Digong, ang buhat nyo? Akala niya, taga Cavite din ako. Tapos nakaupo si Mayor dito, Sagon. Tapos si Mayor, 2:30. Sabi ko, Mayor, takbo ka ng pagka-presidente. Kasi tumawa siya. Sabi niya, hindi tayo tatakbo. Kasi nga, daw. Para ba akong... Inisip ko, nangihina ba? Ay, parang... Wala nang ibang tao na pwede nating ilagay dyan. After nung konbo na yun, ma'am, after nun, hindi, after nung konbo na yun, talagang hindi ako nawala ng pag-asa. So, bumalik kami doon sa Cavite. Nung bumalik ako doon sa Cavite, lagi nila ako nag-ano ng Facebook kung baka may ibang mga grupo na gano'n. Naghanap ako ng mga kasamahan ba? Opo, opo. kasi ako lang mag-isa eh. Tapos, nung time na yun, na month of August, nag-decide ako na magpatato ako ng the 30. Tapos nang binost ko sa Facebook, nag-viral 'yon, tapos daming tumawag sa akin, "Uy, Beth, may ipag-ipon-ipon daw doon sa Luneta." Tapos may tumawag din sa akin na taga PDP na, "Ma'am, pwede ka bang magsalita daw ako doon sa sabi ko, ay nahiya naman ako, sir. Tapos, sabi ko, nakakahiya naman, sir, kasi, oo. Pero pumunta kami doon, kasama ko yung mga kapitbahay ko doon sa 13. Oo. Opo, opo. Hindi pa, matagal pa yun, ma'am. Nung nakita ko sa Luneta, sabi ko, ay, ang dami pala. Parang lumakas, nabuhayan ako na hindi lang pala ako ang naghahangad ng pagbabago at diba? So, nung time na yun, kung saan, nagkaroon ako ng mga maraming kakilala na mga, opo. Tapos afternoon mga yung sa vigil sa yung 'di ba yung last filing po umuwi ako sa Davao siguro mga October 8 ganon 8 9 10 tapos nung nakita ko sa sa Facebook na may nagbi-vigil na doon sa harap sabi ko ay hindi pwede na wala ako doon at talagang bumili ako ng ticket
lipad papuntang ano, dumiretso ako doon sa Comelec. Eh, pinagalitan pa ako ng ate ko. Opo. Pinagalitan pa ako ng ate ko. Sabi niya, ikaw ba kapag balik mo, andyan ka na naman. Baka pagbalik mo, kalbo ka na. Sabi ko, iniisip ko naman talaga kung wala si ano, si Mio, kung hindi pupunta, magpapakalbo talaga ako. Yung mukha ko, sabi ko, ano bang itsura? Ano bang itsura ko sa ano? Kaya nung marami ng tao, sabi nila, andun nga daw, mabandang 2 o'clock. Sabi ko, magpapakalbo ako para ano. Eh kasi minsan, ang mga media doon, parang, di ba, parang, nag-ano nga, pero hindi naman pinapalabas. Oo. Tapos, ano, namimili. Opo, ganun. Yun, oo. So, after noon, nagpakalbo ako. Tapos, third, ako lang ang, nung last filing, ako lang ang babae nagpakalbo. Oo. Pero sa mga lalaki, siguro mga marami-rami din siya. Sa ganda nyo yan, hindi kayo nagdalawang isip magpakalbo? Hindi. After na, pero at least sulit naman po, diba? Pakiramdam nyo, nung last na filing, tapos nakita na nga natin si Senator Cayetano, diba? Tapos hanggang sa nag 5 o'clock na. Wala. 100% panatag pa rin ang loob ko, ma'am. Oo, wala. Binalikan nga ako ni yung taga-IBSBN. Ano daw nararamdaman ko, ganun. Ay, sabi ko, wala. Nararamdaman ko, ganun pa rin. Nararamdaman ko na hindi tayo pababayaan ni Mayor Duterte. Sabi ko ng ganun. Kasi, ulan pa yun. Kasi hindi niya tayo iiwan. Oo nga. Oo nga. Yun ang ano na salita niya doon sa Luneta, di ba? So 100% akong naniniwala na hindi tayo pababayaan. So ganun pa rin. Tapos afternoon kung saan-saan kami may mga conference, mga ganun, andun ako, kaya nakilala ko rin yung mga PDP. Tapos nung nalaman ko na hindi nga daw tatakbo si Mary kasi wala nga in-offer ko yung house and lot ko sa Cavite. Oo. Sila, sir, ano, andun. Sabi ko, sir. Sabi ko, sir, i-offer, ibigay ko yun kay, ano, kay Mayor yung ano, parang pangdagdag. Nagulat sila, sabi niya, talaga, totoo, ma'am. Sabi ko, tapos sabi nila, sir, sige, pag magkita daw sila ni Mayor, sasabihin. Pero nung nagkita sila, sabi daw ni Duterte is, sabihin mo kay Beth na huwag na ilanang daw sa mga anak. Sabi ko, ibinta ko pa rin yan siya. Eh, kasi wala akong panggastos na pangikot. Sabi ko, hindi ako. Eh, kasi ilang months pa yun. Sabi ko, ayokong ano. Kumbaga, ayokong parang wala naman akong ginagawa. Oo. Ganun. Finally, nung nakita nyo, nung si Sir Sardinio. Five 5:45 yun nag-file. Kaya nabuhayan kami ng loob. Oh, may chance pa. Ganun. So, after nun, month of November, sabi ko, parang ano ata ang Davao. So, sabi ko, mag-decide akong iwan ko muna yung business ko sa Cavite. Uwi ako sa Davao para magbuo ng grupo. Kaya nakabuo ako ng grupo na PDG Volunteers. President Duterte Group Volunteers. Ako po yung chairwoman nun. Nakaka-ano, no? Tapos, oo. First na, ano namin, na event dito sa People's Park. Kasama namin yung hugpong. Nag-ano kami ng candle at saka mga balloons. Finally, ngayon, during the campaign period, tapos alam nyo na, pagka naging president ka, naging confirmed na naging kandidato siya, di ba? Ang dami na nagsilabasan na mga, you know, mga black propaganda. Paano tayo? Di ba tayo natin na doon? 100%, ma'am. 100%. Ganon pa rin. So, ngayon, finally, na nag-boom na lahat ng pagpapakalbo. May 9 ng after election, di ba? Pag-start ng counting.
siguro yung mukha ko mama. Hindi ako nakatulog, yung mukha ko ganun, nasa kaiyak, talagang humahagulhol na ako na hindi ko alam. Eh, kasi nung umuwi ako kasi dito sa Labaw, ma'am, ang ano namin, event namin, may free t-shirt printing kami. Kahit saan kami pupuntahan ka, oo. Minsan walang tulog, minsan mga tag 4 days, 2 days, pupunta sa malayong lugar. Oo, kasama namin yung buong member sa PDG. So, nung pagka nakita natin na nananalo ng mga pate, anong pinakaunang ginawa niyo? Yun nga, sa sobrang tuwa na hindi ko alam kung paano ko explain. Parang ang lahat ng pagod, yung hirap, yung di, parang... Iniisip ko, kumbaga, ito na yung time. Oo, na siguro from now, may malaking pagbabago na, lalo na sa mga... Ang pinakaano ko kasi, ma'am, is yung mga bata ba? Mensahe nyo na lang po sa mga kagaya nyo, kagaya namin, na umaasa ng pagbabago, na mag-mensahe nyo na lang po sa kanila na nanonood ngayon. Sa lahat po ng mga diehard supporter na kasama ko, thank you at maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta po sa ating presidente na si President Rodrigo Roa Duterte. At hindi ito yung, kumbaga, ito yung umpisa para sa pagbabago. So, sama-sama tayong lahat para sa pagbabago sa Pilipinas. Maraming salamat. Thank you. Opo. Po? Personally, yun. Hindi naman siya sabihing personally, ma'am. Yung nakita ko lang sa nangyari sa Dabao. Opo. Ngayon ko lang din nalaman lately na uncle ko pala si... kasi yung sa side... kasi matagal ako sa labas, di ba? So... Nung nalaman nila na may isang diehard na Diparini, sabi nila, uy, puntahan mo si ano. Kaya nung pumunta sila sa akin, nalaman ko na ganun pala si Auntie, ganun pala si Lola Soling. Ay, sabi ko, kaya, Oo. Pero ma'am, matanong ko lang, kasi po, may pamilya ka kayo, diba? Opo. Ano pong impact doon sa family nung nagpagkagot kayo? Alam mo sir, kasi may maliit ako na anak, ano pa siya noon, 1 year, at no, 2 years old pa siya nung time na yun. Kasi nasa Manila kami, bit-bit ko siya palagi, alam na niya yung Duterte-Duterte, yung mga kantang takbo, ganun-ganun. Tapos nung umuwi ako sa galing ako sa Comelec, pag uwi ko sa bahay, kasi travel pa ako from Cavite, di ba? Pagdating ko doon, 9:30 ng gabi. Pagbukas ko sa pintuan, gising pa siya. Saka ganun siya. Gulat na gulat siya sa akin. Ang ano ko naman, di ako nag-isip na, oo nga pala, ano kaya ang reaksyon ng, nakalimutan ko anak ko kung ano kaya ang reaksyon niya na makita niya akong kalbo. Niyakap ko siya. Sabi ko, si mama to. Sabi ko, nag-Duterte kasi si mama, kaya para kay Lintay to. Sabi niya, wala ka ng buhok. Sabi niya, wala ka ng buhok. Sabi ko, wala na akong buhok. Para may magbantay na kay Lintay. Siya, nag-Duterte ka pala. Sabi niya ganun. Hindi, mas nauna si si... Opo. Nung time na yun. After 5 days ata yun. Maraming salamat talaga.